So una, magda-download muna kayo ng PixArt. Madadownload nyo yung PixArt sa Play Store ng libre. And then pag natapos nyo na madownload, i-open nyo lang. And then pag na-open nyo na, punta kayo sa baba. May kita nyo ngayon yung color background. Then, i-click nyo itong background na to. Ayan, pag nandiyan ka na, i-add natin ngayon yung picture mo, picture ng squad nyo. Ayan, pag na-add nyo na, click nyo lang itong cut out. And then, i-cut out mo yung picture mo. Ayan, pagkatapos mo ma-cut out yung picture mo, setup mo lang siya sa ano, sa ganito. Ngayon, i-add na natin ngayon yung code name mo. Click nyo lang itong plus. And then, itong text. Pagkatapos nyan, i-click nyo itong yung pink na arrow sa taas. And then, my phone. And then, i-click nyo ito. I-click nyo ngayon itong Paladin Super Italic na font. Itong font na to ay ilalagay ko na lang yung link niya sa baba sa driver link. Sa loob nun, pag nakita nyo yung link, click nyo lang yun, tapos may kita nyo dun yung mga font style na ilalagay ko. So, pag naklik, pag hindi nyo alam yung paano gamitin yung font style at kung paano mag-add, mayroon akong isa pang video na kung paano mag-add ng font. Ngayon, i-set up na natin ngayon yung pangalan sa baba. Pagkatapos nun, i-click mo ngayon yung colors and then texture. Sa texture, pwede ka mamili dyan ng ano, ng design. Nasa sa'yo yun kung anong design yung pipiliin mo. Pwede rin naman yun kung mayroon kang mga ano, mga picture na may mga design, i-click mo lang itong ganyan. Pero sa akin ito na gagamitin. And then, click mo yung stroke and then white. Nasa sa'yo yun kung papatasin mo pa yung ano niya, yung stroke niya, yung border niya sa ano, sa pangalan. Yan, pag okay na yan, i-click mo lang itong check. So, paulit-ulit mo lang yung gagawin hanggang sa makalima ka ng squad nyo. Pagkatapos nyo magawa yun, i-open nyo na ngayon yung CapCut nyo. So, punta na tayo sa CapCut. So, yan, pag na-open nyo na yung CapCut nyo, click nyo lang ngayon itong new folder and new project. And then, i-click nyo ngayon yung unang squad nyo. Yan, pag na-open nyo na, punta tayo ngayon sa format. Makikita nyo itong format. Tapos, click nyo itong 9.16. And then, i-click mo ngayon itong picture mo. Tapos, i-set up mo siya sa ganito. Paliitin mo siya, tapos i-set up mo siya sa ganyan. Pagkatapos mo doon, i-click mo ngayon itong photo mo. Tapos, gawin mo siyang 3.7 seconds. I-click mo itong nasa gilid, ito. And then, gawin mo siyang 3.7 seconds. Pag okay na yan, set up mo lang sa ganyan, yung linya sa ganyan. And then, click mo itong sa gilid. Ito ulit sa gilid. And then, click mo ngayon yung overlay. Add overlay. And then, i-add na natin ngayon yung pangalawa natin squad. Yan. Tapos, i-click mo itong nasa gilid. Ito. And then, isi-set up mo na sa dulo ng una nating picture na ganamit. Tapos, click mo ulit yung picture. Then, set up mo siya sa ganun. Yan. Pag okay na yan, paulit-ulit lang natin yung gagawin hanggang sa makalima tayong squad.
Ayan, pag okay na yan, i-click na natin ngayon yung unang layer natin, itong unang picture natin. And then, click nyo yung animation. Tapos, in. And then, i-click nyo itong mini zoom. And then, i-set up mo siya sa tapos paulit-ulit lang natin yung gagawin sa mga squad natin hanggang sa makalima tayo. So yan, pagkatapos na yan, i-add na natin ngayon naman yung ano, yung mga so yan, pagkatapos natin yan, i-click mo tong plus na nakikita mo, and then mag-a-add na tayo ngayon ng mga hero skin sa mga ano natin. Kumbaga, magsisave tayo ngayon ng 11 pictures ng bawat role ng hero natin. Kumbaga, si Zapnook, kunyari, ano siya, si assassin siya. Kaya ngayon, magsisave tayo ng mga heroes na assassin. Dapat 11 pictures ang isisave nyo. Ngayon, click na natin ngayon yung 11 pictures na assassin. And then, click mo lang yung add. Tapos, sa unang picture, i-click mo itong unang picture, and then, gawin mo lang siyang 0.5 seconds. 0.5. Yan. Tapos, click mo itong dalawang, gamitin mo yung dalawang daliri mo. I-zoom mo na siya ng hanggang sa makarating ka sa dulo. Yan, pag sagad na yung ano, pag-zoom mo, iset. Yan, pag nasagad mo na yan, i-click mo ngayon yung pangalawang picture. Tapos, iset up mo lang siya sa unang ganito. Yan, sa picture na yan. Tapos, i-click mo ngayon yung split. And then, click mo yung na-split mo. And then, i-delete mo to. I-delete mo yung, ano, yung 2.9 seconds. Tapos, paulit-ulit lang natin yun. Gagawin hanggang sa maka 11 picture tayo. Ngayon, i-click natin ngayon itong unang layer na, unang picture natin. Tapos, click mo yung animation. And then, itong combo. Tapos, hanapin mo ngayon yung sway in. Itong sway in effect. Click mo lang yan. And then, isagad mo lang siya sa 0.5. Tapos, i-click mo ngayon yung i-click na natin ngayon yung una, yung pangalawang pictures, yung mga 0.1 pictures na nakikita mo na yan, gagawin, lalagyan natin siya ng animation din na ano na ganito. I-click nyo lang itong animation, and then in, and then zoom out. So lahat ng susunod na picture, lalagyan natin ng zoom out. Pag okay na yun, i-check mo lang siya. Tapos, itatapat natin sa unang, ano, unang image, itatapat natin yung linya dito bago pumasok yung image na hero. And then, i-click mo tong overlay, add overlay. I-add natin ngayon yung picture ng unang squad natin. Iyan na mo siya. I-click mo tong picture, ito. And then, i-set up mo sa pababa. Tapos, punta ka sa pinakadulo ng picture. Yan. Tapos, i-click mo yung split. Itong split. Tapos, click mo yung natira. And then, i-delete mo lang siya. Pag na-split mo na yun, i-click mo ngayon uli yung photo mo.
and then click mo yung animation. Tapos combo. And then hindi na yung sway in yung pipindutin natin, kundi yung zoom 1 na. Eto, click mo lang yan. Tapos i-check mo lang siya. So yung paulit-ulit mo lang siyang gagawin hanggang sa maka limang squad ka. And yan, meron na ako niyang ginawa. Paulit-ulit mo lang yung lalagyan ng ano, ng animation, katulad ng ginawa natin kay Zapo, hanggang sa makalima ka. Ayan, pag nakalima ka na, i-click mo ulit itong plus. Tapos, i-add na natin ngayon yung logo nyo, yung logo ng squad nyo. I-add mo lang. Tapos, i-ano mo lang siya, gawin mo lang siyang 0.3 seconds. 0.3 seconds. Ayan. Pag okay na yan, i-add na natin ngayon yung sound na gagamitin natin sa ano, sa ano natin, intro natin. Na i-click mo itong nasa gilid. Ito uli sa gilid. And then, click mo yung audio. And then, sound. Click mo lang yung your sound. Tapos kapag na-download niyo yung ano, yung sound na ano, nagagamitin natin, i-click mo lang yung ano, yung extract, and then i-add mo yung ano, yung music na gagamitin natin. Yung music na gagamitin natin, ilalagay ko na lang yung link niya doon sa loob ng sa description. Sa description niyo makikita yung link. Tapos sa loob ng driver link, makikita niyo yung font na ginamit ko. Tapos yung mga picture na ginamit ko, pati yung sound. Tapos click mo lang yung, pag na-extract mo na yung sound, click mo lang, and then plus. Tapos i-setup natin siya sa pinakauna. Yan. Pag okay na yan, i-click mo to ngayon nasa taas. Tapos i-save mo lang siya. Bago matapos ang video na to, magsha-shoutout muna ako kay Empire J Lord, kay J Tano, kay Trishan Noblesa, kay La Lekim Repa TV, kay Casey Zabalilag, kay Always Sofia, at kay Esmon Luna. Salamat sa mga nanonood ng video ko at sa mga nagsusubscribe. Sana supportan niyo palagi ang aking YouTube channel at mga ginagawa kong video. Kung gusto nang ma-shoutout, mag-comment lang kayo sa baba at para ma-shoutout ko kayo sa next na video ko. Yun lang, salamat.